Ang West Philippine Sea ay hindi lang nag-iisang nanganganib na mawalan ng kontrol ang Pilipinas. Maaari na din masama dito ang supply ng kuryente sa Pinas at mapunta sa kamay ng China. Base sa mga impormasyon na ating natipon, nagkaroon daw ng sabuatan sa pagitan ng NGCP at People's Republic of China ang malaking bahagi ng kumpanya na ibinenta sa China ayon sa pahayag ni Tulfo. Isa ito sa malaking banta sa seguridad ng Pilipinas dahil hinayaan ang kontrol ng kuryente na mapunta sa kamay ng mga Incheck. Importante ring tandaan na isa ang NGCP sa mga ari-arian na ibinenta ng dating Pangulong Corazon Aquino na nagresulta sa pagkawala ng kontrol ng ating gobyerno at nagdulot ng malaking epekto sa presyo ng kuryente na ibinibigay sa mga Pilipino. Marami po akong nakausap sa Intelligence Committee, of course, I'm going to mention you the names of those people, and they're telling me na tutukan mo yan, Senator Tulfo. May problema tayo dyan. Malaking problema, seryoso po na problema yan. Especially ngayon, palala ng palala, itong nangyayaring sigalot sa pagitan ng West China at Pilipinas sa West Philippine Sea. Na kung saan ay binubuli na tayo nitong China. At kung ano na pang pinanggagawa laban sa ating taga-Philippine Coast Guard, sa ating mga mangingisda. And I'm afraid for our people. I'm very scared. I don't know. You're not scared, siguro. Wala, hindi ka takot dahil kakampi ka nila. Hindi ka kampi ng Pilipino. I'm sorry if I have to say this. Kasi, no, I love my country. Ayoko na isang araw pagising natin, meron pong nangyari hindi ka nice-nice sa ating bansa. Na tayo po ay na-brown, brown at na lahat ng mga sensitive facilities natin kasama rin ating military installations. Kayang-kaya naman nilang gawin yan kung tutusin. Alam niyo po yung nangyari sa Ukraine and Russia? Na sinabotahe po ng Russia yung ano ng Ukraine, national grid. Na pwede mangyari sa atin yun. Kasi 40% nga ownership is state bid of China. Mr. Hindi po nagpag-awis sa China, no? I'm just stating facts na possible na mangyari based on information that I received from our intel community. Kasi karapatan po ng mga Pilipino na makuha po yung mga dokumentong yan. Kasi po, pera ng Pilipino ang pinag-uusapan dito na pinaghati-hatian ng 40% ng state bid of China. Na itong bansang ito and may problema sa bansang Pilipinas at ito na nga po yung binubuli na nga po yung ating mga kababayan, ating mga fishermen, binubuli na po yung ating Coast Guard. Kung nagagawa po nila sa labas ng bansa yun, okay, sa karagatan, much more na meron silang access inland to our national grid. And I fear for our country, I fear for my people. I really do. Ewan ko po sa inyo, wala kayong problema siguro. Pero ako po, natatakot ako every single day. Mawawala lang po yung kabakuha, takot at nervyos. Kapag wala na po sa kamay ng State Bid of China yung 40% ownership ng NGCP. At yung po yung napunta na sa Transco. Naibalik sa Transco. And in fact, I recommended to the President na kansilahin po yung inyo pong prangkisa for so many violations that I just mentioned, na dapat po mag-reinvest kayo doon sa development, systems development, which hindi niyo po ginagawa. At mas inatupag niyo pa po na maghati-hatian ng malaking dividendo sa inyong mga shareholders. And there are so many other violations. And that's why I said, cancelan siguro yung ano niyo, prangkisa. Yan po yung isa sa mga pag-aralan namin na kung paano po may balik ulit sa gobyerno natin yung ating transmission lines. Hindi po po nasasagot ito na conception yung katanungan ko, bakit po puro Chinese characters ang nakapaskil po doon sa planta ninyo para i-operate po yung mga kagamitan doon? Yung po mga operator ninyo ay Chinese, kaya nga may Chinese character. Siyempre, kung Pilipino, ba't nandun po yung Chinese characters na yon? They get rid of those Chinese characters, burahin nyo na yon. Naka-insulto naman. Dito kayo sa Pilipinas at Pilipino nagpapatakbo. Kung totoo talang mga Pilipino, eh bakit kinalang pa may Chinese character? For what? Yes, Mr. Chair. Baka may mga Chinese employees po kayo. Wala. Wala. Wala po. Are you sure? Yes. Yes. Kasi meron po ako natanggap na info. Eh meron daw po kayo mga Chinese employees, Chinese technicians. Although hindi lang po ganun karami, pero dati rin po, halos lahat. Dominated daw by Chinese engineers and technicians. Pero ngayon daw po, medyo nabawasan. Dati rin ito, kung 100, ngayon daw po ata, parang 99 na lang. No, Mr. Chair, the only Chinese that are in the country are that are connected to NGCP are three, and these are the members of the board.
So they perform they sit in the board and they represent the shareholdings of State Grid of China, a corporation of China. And do you agree na it poses a national security threat ito pong State Grid of China na 40% ang nagmamayari at ayon po sa Intel report na natanggap ko remotely the National Grid of China Chinese government may makapag-access sa ating national grid. So pwede po tayong isabotahe just like what happened to Russia and Ukraine lalo na po sa nangyari siguro sa pagitan ng China and Philippines because of the West Philippine Sea. That's not also correct, Mr. Chairman, because in the first place, like I said, only Filipinos are manning the substations. Secondly, how do you know? Eh kung yun nga pong hinihingi ko sa'yo bilang corporate secretary, hindi mo mabigay-bigay, hindi mo alam. Eh yung pa kaya yung tungkol po sa national security threat, sabi mo that's not correct. What do you know about national security? Mr. Chair. Go ahead, Senator Reza. Salamat, Mr. Chair. Following the line of questioning of the chair, Mr. Chair, I need to add my voice to the chairs to correct right away. Hindi po madaling sabihin na hindi national security threat na may ibang bansa na state-owned enterprise na may obligasyon mangolekta ng impormasyon o intelligence at ibigay sa kanilang gobyerno sa Beijing tungkol sa ating bansa at maging tungkol sa ating gobyerno ay isang bansa na napaka hindi kaibigan ang pagtrato sa atin sa karagatan sa West Philippine Sea. Isang bansa na nandun din sa ating telecommunications industry at lalo na sa ating national grid para sabihin natin na hindi national security threat yon. Hindi po tama yon, Mr. Chair. Maling-mali po yon. Eh, anong alam niyo po sa national security? It is a national security threat. And I've heard this from sa intelligence community natin dito sa Pilipinas and they were telling me, Senator Tulfo, this poses a national security threat itong pong 40% na pag-aari po ng State Grid of China na dapat po gobyerno natin ang namamahala systems operation. And that's the reason why, let me tell you this, I told the President the other day na dapat yung systems operation may transfer sa Transco, hindi na po dapat sa inyo, dapat kayo sa ano na lang, maintenance na lang, dapat may balik sa gobyerno, hindi na po sa State Grid of China. I would still believe na meron pong access remotely, kaya po ng State Grid of China kung gugustuhin na isabotahe po yung ating national grid. Isang araw, pagising natin, eh baka hindi tayo Republic of the Philippines. Kung ikaw ang tatanungin ka, Juan, sumasang-ayon ka ba na muling bawiin ni PBBM ang ari-arian ng Pinas na ibinenta ng dating Pangulong Aquino upang muli nang bumalik ang dating mababang presyo ng kuryente sa ating bansa? Habang sa ngayon, ito'y matuturing natin na isang malaking panganib habang ang China ang may hawak ng supply ng kuryente sa Pinas. Kung kaya't binalaan ni Senator Raffy Tulfo na aksyonan at kunin muli ito ng ating Pangulo. Mag-iwan ka ng iyong komento at atin na itong babasahin isa-isa.